Okay, so magandang araw sa ating lahat. So ngayon, napagdesisyonan ko na gumawa ng isang video patungkol sa isang paksa sa asignaturang Filipino. So ito yung pagsusuring pampanitikan. So pagsusuring pampanitikan. Ano nga ba yung mga kailangan natin gawin? Ano yung mga step na dapat natin isa-isahin kapag tayo ay nagsusuri ng isang panitikan. Siyempre, kailangan natin ng isang akda na ating susuriin. At ang ating susuriin ng araw ay pag-uugat at pagsusupling na isinulat ni Eduardo Bautista Reyes. Po. Sa pagsusuring pampanitikan, una, kailangan nating ilahad. Ano ba yung pamagat? Okay, pamagat na ating kathang susuriin. Ito yung pag-uugat, pagsusupling. Ito ay isang maikling kwento ni Eduardo Bautista Reyes na nagtabo ng pangatlong gantimpalang palangka noong 1957. So yan, pagkatapos ng pamagat, kailangan din natin ilahad sa ating pagsusuri yung sanggunian. Saan nga ba natin ito kinuha? So ito po ay kinuha ko sa isang aklat ni Fernando B. Molyon. Ito ay isang maikling kwento na nakuha ko sa aklat ng Hiya. Okay. Sunod na sanggunian ay paglalahad ng buod ng kwento. So, sa pagsusuring pampanitikan, hindi na natin ilalagay yung buong kwento. Kung hindi, ilalagay na natin yung pinaka summary o buod nito kapag nasuri na natin. So, yun. Babasahin ko sa inyo ano nga ba yung buod ng pag-uugat at pagsusupli. Sina Simon at Sinyang ay mag-asawa na matagal nang naghihintay ng anak. Halos 7 taon na ang kanilang hinihintay. Kaya nang malaman ni Simon na manganganak si Sinyang, ganun na lamang kaligayahan nila. Dahil siya'y galing sa bukid, inatnan niya sinakapet na nagpapakulo ng tubig, sinana Sepa naman ay nagbubukod ng maliliit na baru-baruan habang nagdidikit naman ng kung anong bagay sa maliit na bayuhang bato, simpong goryo. Pagpasok niya sa kanaroroonan ni Sinyang, nandoon naman si Impong Kulasa na manghihilot at si Nana Seria na nasa ulunan ni Sinyang. Sila ay tumutulong upang maipanganak ang unang anak na Simon at Sinyang. Napansin ni Simon na nahihirapan si Sinyang, pero nginitian pa rin siya nito nang siya'y mapansin ito. Iisang tango lamang ang kanilang tugon at siya'y tumalikod na. Samantala, pinainom siya ni Da Petra ng mainit na kape dahil hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa bangkong kawayan at napaghalata niya na kay tagal din niyang nagsama ng walang anak at ngayon lang. Pagkaraan ng 7 taon, ilang saglit pa ang hinihintay ni Simon. At maya-maya ay napatayo siya dahil sa hiyaw ni Impong Kulasa. Nalaman niyang dumating na ang pinakahihintay nila ni Sinyang. Lalaki ang anak nila, ang kauna-unahang anak nila. Tuwang-tuwa siya sa kanalabasan ng matagal nilang paghihintay. Ngunit nang makita niya ang bata, ay sinabi ni Sinyang na isang luno ang kanilang anak. Napahawak si Simon sa pintuan ng kanyang kinatatayuan. Naalala niya ang laging bili ni Sinyang na alimasag na malambot ang talukap noong ito'y naglilihi pa lamang. Nausal ni Simon na iyon ang gantimpala sa kanilang pagpupunyagi, kaya dapat nilang tanggapin. Okay, so ito yung buod ng pag-uugat at pagsusupling. Pagkatapos niyong ilahad yung buod ng kwento pagdating sa pagsusuri ninyo, ilalagay niyo yung nasuri ninyo doon sa binasa ninyong kwento. So ito yung pagsusuring nagawa ko. Uring pampanitikang ito ay isang maikling kwento dahil ito ay nagtatangi ng mahalagang pangyayari sa buhay ng isang pangunahing tauhan sa isang panahon. Po, sunod yung uri ng paglalahad. Ang maikling kwentong ito ay gumagamit ng pagsasalaysay at paglalarawan. Isinasalaysay ng akda kung kailan, saan at paano naganap ang pangyayari. Ito yung pinakita noong naalala ni Simon ng paglilihi ni Sinyang. Hantad naman sa paggamit ng paglalarawan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pahayag na nakikita, nadarama at naririnig sa pamamagitan ng imahinasyon. Sa simula pa lamang ng kwento ay hitik na sa paggamit ng mga paglalarawan ng akda na nagpapakilos naman sa mambabasa upang sundan ang daloy ng istorya ng kwento. So gumamit din po sila ng mga tayutay na hindi nag
hindi na ganun na ilahad yung karamihan nito sa buod na ipinakita ko sa inyo. So, narito po yung dalawang halimbawa ng tayutay na nakuha ko dun sa pinaka kwento talaga. So, una, nakasusulasok ang usok na nagbangon ng siga. So, yan yung unang tayutay. Pangalawa, nagsasayaw ang unti-unting kumakapal na usok. Ano nga bang uri ng mga tayutay ang aking inilahad? Okay, ito po. Ang tayutay na ito ay isang personifikasyon. Pag sinabi natin personifikasyon, ito ay pagsasa sa tao dahil binibigyan ng buhay ng usok na siyang tao lamang ang bumabangon. Isa ring pagsasatao ang tayutay na nabanggit sapagkat kilos na pagsayaw na nagpagalaw at nagpapakita ng kilos ng usok ay kilos na ikinakapit sa tao. So, ibig sabihin, personification yung tayutay na nakuha ko dahil ginamit nila yung kilos na para lamang sa tao sa isang bagay. So, yun. Kailangan ilahad din natin sa preferring pamparitikan kung ano yung mga nakita nating tayutay doon sa kwento. So, kasunod yan yung saligang reaction natin. Ano ba yung mga tsorya na nakita doon sa akda? Una, klasismo. Klasismo. Ano yung klasismo? Pananalig na pinahihigitan ang kaisipan kaysa sa damdamin. May kakapit sa pamamagitan ng gantong tsorya, pananalig na akda na ipinakita ni Simeon ang pagtanggap niya sa anak kahit pa ito isang luno. Bagamat masakit sa damdamin ang katotohanan ng naganap, sa buhay ng mag-asawa ay nanalig ang kaisipang alam niyang ito ay gantimpala o kaloob ng may kapal sa mga pagpupunyaging ginawa nilang mag-asawa. So, yun, nanaig yung kanyang kaisipan kaysa sa kanyang kaysa sa damdamin. So, klasisismo yan. Sunod naman, imperyonismo. Ano ba yung imperyonismo? Ito'y pananalig na ang mga bagay ay di dapat ilarawan ng masusi, kundi ayon sa kakintalang na iwan sa isipan ng mananalig. Ang karaniwang reaksyon na itong na isang tao kung sasabihin sa kanya na hindi normal ang kanyang anak ay magagalit o kaya ay magpapahayag ng paninisi sa sarili kung bakit naganap ang gantong pangyayari sa kanyang buhay. Napakadakila ng pusong taglay ni Simeon sapagkat naging mulat sa pagtanggap ang kanyang loob at tunay na itinuring na biyaya ang gantimpala ang kanyang anak. So, merong klasisismo, imperyonismo sa akda. At meron din pong simbolismo. Simbolismo, pananarig na nagsasaad ng mga bagay, damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng sagisag. Pinapakita ang simbolismo sa akda sa pamamagitan ng sanggol na isinilang ni Sinyang kahit pa ito ay isang luno. Ang sanggol ay sumisimbolo sa pag-asa. Kung sa loob ng mahabang panahong kanilang pinaghintay ay napagkalooban sila ng isang biyaya. Hindi natitinag ang pag-asa sa puso ng mag-asawa na mabiyayaan din ng isang normal na anak. Basta't huwag lamang mapagod sa pag-aasab. So, yun yung tatlong nakita kong teorya o nasuri kong teorya doon sa aking binasa. Klasisismo, imperyonismo at ang simbolismo. Okay, kailangan din natin suriin kung ano ba yung teorya. Teorya yung pampanitika na nakita doon sa binasa. So, yun na yung nakita ko. Pag kasunod naman noon, yung papansin natin yung ating mga tauhan. O katulad ni Simon, ano ba yung pansin at puna doon? O si Simon, isa siyang matiyaga, maunawaing nilalang, matiyaga na hihintay ang pagkakaroon ng anak, bagamat isang luno ay nananatiling bukas sa puso at isip ang pagtanggap ng mga pangyayari. So si Sinyang naman, isang matiising ina, dahil nagtiis siyang maghirap sa panganganak at naging maunawain din dahil alam niyang iyon ay kaloob ng may kapal. So naman ang mga tauhan, si Da Petra, Nana Sepa, Impongorio at Nana Seria, mga babaeng tumulong sa pag-aanak kay Sinyang. At si Impong Kulasa, isang manghilot na siyang nagpaanak kay Sinyang. So, yan yung mga pansin at puna sa tauhan. So, sunod naman natin, galaw ng pangyayari. Paano ba yung daloy ng mga kaisipan o ng mga pangyayari dun sa kwentong binasa? Mabilis ang takbo ng pangyayari, di ba? Napansin naman natin. Sinimulan agad ito sa panganganak ni Sinyang hanggang sa matuklasan nila ang pagkakasilang ng kanilang unang anak ay isa pala itong luno. Sunod, yung bisang pampanitikan. Ano ba yung pagsinabi natin bisang pampanitikan? Kung ano yung naging dulot nito sa mga mambabasa. O, ito yung bisang pampanitikan.
Naiwan sa aking isipan ang kailangang magpahalagahan ng mga biyaya mula sa may kapal, kahit ano pa man ito, gaya ng ginawa ni Simon at Sinyang, taus-puso nilang tinanggap ang anak nila kahit ito'y isang luno. Sunod, bisa sa damdamin. Nalungkot ako para kina Simon at Sinyang noong magkaanak sila ng isang luno. Dahil sa tagal nilang hinihintay ang pagkakaroon ng anak, ang unang anak pa nila ay isang luno. Pero natuwa ako sa inasan nila dahil tinanggap nila ang bunga ng kanilang pagtsatsaga at ang kanilang pananampalataya. So, yun. So, nabisa sa kaasalan. Kung ano ang naiwan sa aking isipan ay siya kong gagawin. Bukod sa pagpapahalaga, kailangan maging matsaga ako sa anumang bagay na aking kinakailangan o hinihiling at taos pusong tanggapin kung ano man iyon ay kailangan kong unawain kung bakit niya ipinagkalob sa akin ang bagay na iyon. So, yun. Ano ba yung mga naging epekto sa'yo nung iyong binasa? Bisang panlipunan ng pambansa, kung ito'y mababasa ng nakararami, mauunawaan nila na kailangan pahalagahan at mahalin ang mga bagay na ipinagkalob sa atin. Gaya nga ng sanggol, ito'y dapat mahalin at alagaan. So, yun yung naging bisa sa magiging bisa nito pag nabasa ng marami. Siyempre, hindi katulad ni Simon, maraming mga magulang na kapag yung anak nila ay hindi normal, hindi lumabas ng normal, ay mayroon sila sisisihin, magagalit sila, hindi nila tatanggapin. So, pag siguro pag nabasa ito ng marami ay magbabago yung kanilang pananaw kapag nagkaroon sila ng hindi normal na anak at mamahalin nila ito kasi biyaya yung bata sa atin, yung mga bata. Sabi nga ni Rizal, sila ang pag-asa ng ating bayan. O, diba? Napakadaldal ko. Okay, next na tayo. So, yun yung pagsusuring pampanitikan, yung mga kailangan nating tandaan kapag nagsusuri tayo. Una, kailangan yung pamagat, sanggunian, buod, ang mga tayutin na ginamit, at mga bisa nito sa atin at yung puna sa mga tauhan. So, yun. Bago tuluyang magtapos ang aking pagtalakay sa pagtalakay dito sa pagsusuring pampanitikan, ito yung pagpapahalaga. Okay, sagutin ang katanungan. Maaari itong sagutin sa inyong isipan, maaari nyo rin namang isulat. Okay po, anong saya ang dulot ng isang anak sa magulang? Ito ko yung tanong, anong saya ang dulot ng isang anak sa mga magulang? Okay, so dahil dyan na siguro magtatapos ang usapang ito, naway may natutunan kayo sa aking tinalakay ngayong araw. Huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang aking channel. Okay? Maraming salamat po. Abangan po ninyo ang aking susunod na video and click the notification bell para maging updated kayo sa aking susunod pang video. Maraming salamat! Mwah!